May isang kwento tungkol sa isang serial killer sa Amerika. Ang pangalan niya ay si Ted Bundy. Noong 1978, nagkaroon siya ng killing spree sa Florida, doon sa University of Tallahassee. Pumasok daw si Ted Bundy sa isang sorority building at pumatay ng dalawang dalaga. Duguan ang kamay at hawak ng kutsilyo. Papasok na siya sa pangatlong kwarto. Pero bago pa niya mapatay ang pangatlong babae, may isang misteryosong pwersa ang tumulak sa kanya. Bakit? Ano ang nangyari? Kwento ng dalaga na dapat pinatay ng killer. Bago siya pumasok sa kolehiyo, nangako siya sa kanyang ina na dadasalin niya ang rosaryo gabi-gabi para sa kanyang kaligtasan. At sa gabing yon na dapat siya patayin, hindi niya nakalimutan magdasal at nakatulugan niya ang hawak-hawak niyang rosaryo. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang tulala ang babae at ayaw niyang magsalita. Gusto niya magpatawag ng pari para makausap. Dumating ang isang pari at kinausap ang babae. At kinuwento ng babae ang pangako niya na gabi-gabi siya ay magro-rosaryo para sa kanyang proteksyon. Ilang taon ang lumipas at nahuli ang serial killer na si Ted Bundy. Bago siya patayin sa silya elektrika, nagpatawag siya ng pari. Dumating ang pari din na nakausap ng kanyang biktima at nagumpisang magkwento si Ted Bundy sa kanya. Sabi ng killer, "Alam mo, Father, may hindi ako maintindihan. Yung huling gabi na ako ay pumatay, pagkatapos kong pinaslang yung dalawang dalaga at pumasok ako sa pangatlong kwarto, may isang puwersa na tumulak sa akin palabas. Hindi ko maintindihan itong nangyari sa akin. Mapapaliwanag mo ba ito?" "Oo," sabi ng pari. "Mapapaliwanag ko sa iyo kung ano ang nangyari. Dahil nakausap ko ang dapat mong maging biktima. At nung gabing yon, bago mo siya patayin, nagdadasal daw siya ng rosaryo. At hawak-hawak niya ang rosaryo habang natutulog siya. Hindi mo alam, pero may kapangyarihan sa rosaryong yon na nagtulak sa iyo palabas sa kwarto." Mga kapatid, ang rosaryo ay tunay na makapangyarihan. Sabi din sa mga pahayag, ginagamit ng mga santo ang rosaryo para magpalabas ng mga demonyo. Kapag ito ay dumadampi sa mga sinasaniban, sila ay sumisigaw sa sakit. Maniwala tayo na ang rosaryo ay may malakas na kapangyarihan. Ito ay ang ating sandata laban sa masama, laban sa ating mga problema, laban sa ating mga pag-aalala. Kaya subukan mo ngayon kunin ang rosaryo. Hawakan nitong mahigpit. Huwag mong bibitawan at maniwala ka sa himala nito. Totoo at tunay na ang rosaryo ay napaka makapangyarihan.